Welcome back to another vlog. At dahil marami nagre-request, ewan ko ba kung ba't ang dami nagre-request ng mag part 2 kami ng mga homeless video dito sa USA. So, your wish is my command. Currently, andito tayo sa Vermont and Sunset. At papakita ko sa inyo ang situation ngayon. Guys, andito lang ako sa loob ng kotse kasi baka majombag ako dito ng mga tao. So as you can see, napakaraming homeless dito. Wow! Hanggang dun sa dulo. I'm not sure kung talaga silang homeless o choice lang nila yan, kasi I do believe meron silang mga assistance from the government, so hindi lang natin alam kung ano talaga yung totoong storya. But as you can see, napakarami pong ganyan dito. Guys, lilipat tayo ng kabilang side at i-film din natin yung situation doon para makita nyo na talagang kabilaan yung mga homeless na yan. Napakarami yan dito sa LA. So guys, andito tayo sa kabilang side. Medyo tinatago ko lang yung camera ko kasi ayaw kong makita nila na pinifilm ko sila. Pero guys, tingnan nyo. Grabe talaga. And yeah, kung tutuusin, nakakaawa sila kasi alam naman natin may pandemic. So, hindi natin sigurado kung safe sila sa mga panahon na to. Kung meron ba silang kinakain, or meron ba silang malinis na tubig na iniinom. Yeah. But, yeah. So, ayan po ang situation dyan. Napakarami pong homeless. And, meron po ako nakikitang mga Asian, Pilipino, doon sa bandang dulo. Timing lang ako pag nakita kong lumabas siya, siguro kung willing siya magpa-interview. At yeah, tingnan niyo po sila. So guys, kanina pa ako nakatayo dito, iniintay ko yung Pilipino, yung mga Pinoy na homeless doon, kaso hindi siya lumalabas ng tent niya. So ayoko naman siyang puntahan doon, baka, you know. Pero kanina pa ako nandito at naghihintay. But anyway, maghihintay pa ako ng konti. And then, yeah, let's see. So guys, nandito na ako sa loob ng kotse. Nakita ko siya kanina, pumunta dyan. Then inintay ko siya, pero hindi ko siya na-film kasi ayaw niya magpa-interview. Meron lang siyang sinabi na he's been here for almost 10 years now at wala siyang contact sa family niya at hindi rin daw alam ng family niya kung ano yung situation niya dito. So, ayokong i-invade yung privacy na sinasabi niya. So, yeah. Anyway, kung sino man siya, I want to pray for him and hopefully maging maayos yung situation niya dito sa Amerika at makita sila ulit ng family niya. Guys, nandito tayo sa bandang dulo at talaga nga namang mula doon hanggang dito sa dulo ay punong-puno ng mga homeless. And kung nakikita nyo, wala nang halos daanan ng tao. At nagiging maingat lang ako sa pagpipilm, kaya mabilisan lang to. So, yeah. Sa isang banda, nakakaawa din sila. Siguro, ipanalangin na lang natin sila na maging maayos sila, maging ligtas sila sa pandemic. And we are blessed compared sa kanila. Kaya, hindi man natin sila kilala. Sama na lang natin sila sa prayers natin araw-araw. So guys, hanggang dito na lang.
At see you on my next vlog. Thank you. Bye.